Hello everyone! Hello po sa inyong lahat. Ayan. Welcome back po sa aking channel. So it's me, Jerbo in Poland. So natapos na naman ang duty ngayong araw. Nakasama ng aking buhok. Tagal ko na hindi nakapagupit, guys. Lumabas yung araw. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan siya. Oh. Lumabas siya. Kaya maglakad na lang muna tayo. Samahan nyo akong maglakad. Siguro mga 15 minutes lang to. Nasa bahay na ako. Pwede naman ako sumakay. Ayun yung bus stop sa kabilang side. Asan ba yun? Ayun yung bus stop. Pero paaraw muna tayo. Sagap muna tayo ng vitamina kahit hapon na. Ayun. So welcome back po sa aking channel. Jerbo in Poland po. Magandang hapon. Alas 3 yata ng hapon dito. Guys, McDonald's. Kaya lang walang pera. Maliit lang yung revenue ko nung pinasahod ni Lolo. Naubos. Naubos sa donation. Wala tayong pang McDo. Kaya tanaw-tanaw na lang muna. Ayan. So para useful itong paglalakad ko, naggawin ko na yung part 2. Nung aking video na Poland a gateway to success, true or false. So sa part 1, kung hindi po kayo nakapanood, so nagbigay po ako ng hint kung paano ba makapag-apply ng maayos para magiging smooth ang inyong pag-apply papunta dito, kung gusto niyo pumunta dito. So panoodin nyo po kung hindi nyo pa napapanood. And pakisubscribe na rin po sa aking channel. Comment po kayo kung meron po kayong mga gustong tanong. At akin po yung i-discuss sa susunod na mga araw sa ibang part. Ito na po yung part 2 ng aking Poland, the gateway to success, true or false. So shoutout muna kay Brother AJ. Brother AJ Rabal ng Bombastic. Bro, nabasa ko yung comment mo dun sa part 1. So, i-discuss ko yun sa mga susunod na araw. Ang cost of living and ang sweldo. Although meron na akong video niyan, kaya lang I think a year ago na yon yung cost of living dito. So, tama gawin ko na ulit para ma-update sa mga tumaas na presyo. Ayun, so dito po sa part 2, bigyan ko kayo ng ibang info about po sa contract. Kasi po dito sa Poland, marami pong type ng contract para sa mga empleyado. I think 3 or 4 yung nakita ko kasi nag-search ako. Pero dun lang tayo mag-focus sa kung ano yung madalas na na binibigay dito sa mga employee dito. Kahit po mga local, pinoproblema din itong contract na to. Ito po yung mandate contract. Itong mandate contract po na ito, actually hindi po ito approved ng ating government, ng ating polo. Kaya po nung bago kami dito, naging issue talaga yung pagkuha ng OEC. Kasi substandard po talaga yung mga benefits nito. Pero lately, yung tropa nakakuha siya ng OEC, pero hindi ko lang alam kung dahil ba dun is aprobado na yung mandate contract or what? Or possible na baka hinayaan lang na makakuha ng OEC kasi nga naawa naman siguro sa mga katulad namin na nandito na. Ayun. So balik po tayo sa mandate contract. Ito po isa napaka-substandard ng benefits talaga nito. Actually, yun din po ang contract ko. And halos po lahat talaga ng mga contract worker dito kapag kabago pa lang mandate contract po talaga ang ino-offer ng mga kumpanya. Pero kung matagal ka na dito, pwede ka namang umalis sa agency and then apply ka sa direct sa company, yan makakakuha ka naman ng employment contract na. Pero dahil nga po sa mga dokumento na kailangan mo nang tapusin, so kailangan mo magtiyaga sa iyong agency.
kahit na naka-mandate contract ka. Guys, itong mandate contract, wala itong overtime pay, wala itong sick leave, yan, wala itong vacation to the Philippines, like 1 month, and then with pay, wala po yan. So, pag naka-mandate contract ka po, trabaho ka lang ng trabaho ng trabaho ng trabaho. Yan, so ang pinaka-benefits lang po, ako katulad ko po, ang benefits ko lang po dyan is yung accommodation. Accommodation, libre, and then yung tubig, kuryente, wifi, yan, libre. Pagkain, sarili na po yan, gastos na yan. And then, ito pong mandate contract na to. Kaya po ito ang madalas talagang binibigay ng mga agents. Kasi po, ito po ay maliit lang po ang binabayaran ng agency sa government. Hindi po ba? Kaya itong contract na to, legit po ito, legit. Kaya malaki ang pakinabang ng mga agency or ng mga company na nag-offer ng mga ganito kontrata, which is napaka-unfair po. Kasi po, nung nag-apply pa lang kami, hindi po ito sinabi sa amin, hindi pinaalam sa amin. So kaya dinidiscuss po ito sa inyo, kasi possible hindi rin ito sasabihin sa inyo. Kasi sabi sa amin, may overtime, ganyan. Pero pagdating dito, nga, walang overtime. So, ngayon ko lang napag-isip-isip na tama lang yung kasi nung bago lang kami, nakipag-coordinate kami sa Paul Owa sa Geneva. And then, ako yung unang nakausap sa aming group. And then, ang bumad talaga sa akin, nakasabi sa akin, bakit yan kayo pumunta sa Poland? Ang dami namang ibang country sa Europe, bakit yan kayo pumunta? So, hindi na lang ako nagtanong ng maraming question kasi nga, kino-question na nila yung pagpunta namin dito kasi third country hired kami. So para lang hindi masyadong pumaba yung sermon. So hindi ko na lang muna pinansin. And then yan, ngayon ko na lang nare-realize na tama pala yung hindi talaga nila aproban yung ganitong kontrata. Yun yun. And tama din lang talaga yung government na alam niyo yun, yung hindi tayo manggaling sa ibang country kasi nga ganyan ang nangyayari, parang nati-take advantage talaga tayo kasi dito sa mandate contract anytime pwede kang tanggalin, pwede, tanggalin din pwede or ilipat ng company, napapamahal ka na dun sa company mo, then lilipat ka naman kasi syempre itong mga agency na to, marami yung hawak na company. And then, pag nangailangan dun sa isa, ipat ka nila. Wala. So, hindi mo sila mapipigilan. Which is, kabisado mo na yung trabaho. Diba? At home ka na. Sa mga friends. So, yan. So, wala talagang security. Especially yung mga Sunday. Dapat yan. Iba yung rate yan. Pero wala. Walang overtime. So, yan guys. So, kung hindi ko man masyadong may paliwanag sa inyo, at least may idea kayo, habang nag-apply pa lang kayo, tanungin nyo yung agency, may paliwanag sa inyo yan. Kasi yan po ang contract ko. Kaya, yan. Ngayon, today is Saturday, so naka-off ngayon ng mga tao, then bukas. Pero same rate lang ako. Walang overtime. Which is yan po yung pinang-akit sa amin, nung nag-apply pa lang kami. Kaya medyo napabilis din yung pagde-decide ko na pumunta dito kasi may overtime. Yun. Then pagdating dito nga. Ay, Diyos ko Lord. Lapit-lapit na ako. Ayun, ano po bang pwede kong i-discuss sa inyo sa mandate contract na yan? Ayan, so again po, legit po yung mandate contract. Ano po, yan po ay nasa labor code dito. So maliit po ang gastos ng company or ng agency na nag-i-issue nyo. Kaya yan po ang gusto-gusto nilang ibigay ng contract sa mga katulad po. Katulad nating mga expat. And pati po mga local, actually kaya po mga local dito,
lumilipat po sila ng ibang country. Doon po sila nag-work. Kasi nga po dyan sa ano na yan. Kasi ang responsibility din, ang responsibility po ng naka-mandate contract at naka-employment contract, parehas lang po sa trabaho. So same lang yung trabaho, pero diba, yung benepisyo magkaiba. So napaka-substandard. Alright guys, lamig. Alam nyo kasi negative na naman dito. Ayan, nagpo-pros na naman yung aking mga daliri. Join guys. So I hope nabigyan ko kayo ng kunting impormasyon, and para makapagtanong-tanong kayo sa inyong agency at hindi kayo magulat pagdating dito, pagdating sa kontrata. So employment contract, mandate contract, so magka-opposite po sila, sila yung magkabaliktaran. So mandate contract, substandard benefits. Yan. So again, wala yung overtime, wala yung bakasyon, wala yung sick leave. Yan. So, ito na ako, sarap ng aking lakad. Guys, so I hope gusto nyo ang aking kunting impormasyon ngayong araw na to. Dito na ako sa bahay. Yan ang aming house. So, pre-house. Yan guys. So, bago kayo sa aking channel. Kasi pa ilang ulit ko na rin yung pinakita. So, yan siya guys ang aming. Yan ang pintuan. So, up and down sa baba. Indian. Pero before, mga Pilipino din dyan. Kaso, nakahanap na sila ng ibang work. Nakalipat na sila. So, hindi na sila ngayon mandate contract. Mga employment contract na sila. So, lumipat na sila ng truck. Sa muli guys. So, I hope nabigyan ko kayo ng kahit konting impormasyon. Hindi na yan. Bahala na kayong magtanong sa mga agency na pinag-aabalian ninyo. Linawin nyo yan. Ayun guys. So, hanggang sa muli. Salamat po sa inyong panonood. Salamat. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.